subject na forensic to. So ang tatalakayin natin ngayong araw, tulad ng nasabi ko kanina, ay itong personal identification subject. Okay? Parte ito ng forensic science. Okay? Forensic to ang kanyang course code. Tingnan nyo nga sa inyong mga enrollment form kung nai-enroll nyo itong subject na forensic to para sigurado tayo na mabibigyan tayo ng grade later on ay mai-re-record talaga sa inyong mga transcript of record kasi na-enroll nyo nga. Okay. Ang masama dito, pinapasukan mo yung subject, hindi mo pala na-enroll, kaya hindi rin mag-appear sa inyong mga transcript yung grades na pwede natin ibigay. Okay, so hopefully, if you are already enrolled, sigurado ko na-enroll nyo yan. Forensic. Okay? So, ano ba itong personal identification na sinasabi natin? Okay? May mga paraan kasi o iba't ibang paraan para makilala natin ang isang tao. Okay? So, tatanungin ko sa inyo, sa anong paraan nyo nakikilala ang inyong mga boyfriend? Okay? So, sino sa inyo ang may boyfriend na dyan? Sa ating mga audience, sino may boyfriend sa inyo? Si Taberdo. May boyfriend ka na, Taberdo? Sa anong paraan mo nakikilala ang iyong boyfriend? Okay. Sa kanyang mukha lang ba ang iyong basihan? Baka hindi mo alam may kwan pala yung boyfriend mo, may kamukha. Baka magkamali ka. Yung kausap mo kagabi, para yung kausap mo ngayon, magkamukha lang. Sa amoy, sabi ni Cyril, okay? Yan, pwede rin sa amoy. Yung aroma, di ba? Sa amoy. Kung hindi gwapo, auto-reject. Nako, si Charlie May. Hindi, yung auto-reject at saka yung paraan na pwede nating makilala yung ating girlfriend o boyfriend na sigurado tayo na siya nga yun at hindi ibang tao. Kasi sa panahon ngayon, okay, sa dami na ng tao sa mundo, hindi posible na mayroong magkamukha, mayroong magkapareho yung katawan, mayroong magkapareho yung amoy, at hindi rin na rin imposible na lahat ng bagay ay pareho sila. Kaya pwede tayong magkamali. Okay? Lalong-lalo na sa kasal, di ba? Alam natin na yung partner natin kapag tayo kinakasal, yun pala iba na. So mahirap na. Kaya noong unang panahon, maraming paraan kung paano nila makikilala ang isang tao. Okay, una na rito yung tinatawag nilang tattooing, okay, yung tattoo. So hindi natin sukat akalain na yung tattoo pala noong unang panahon, ginamit ito bilang isang system of identification. Okay, pero hindi nagtagal ang tattooing bilang isang system of identification kasi hindi ito reliable. Okay. Hindi matibay na basihan para maging isang system of identification. Bakit? Kasi ang tattooing naduplicate, nagagaya o kaya nababago pagdaan ng panahon. Okay? Yung balat kasi natin, na-stress yan. Kung bata pa tayo, ang tayo tumanda, yung tato na sa atin ay pwedeng magbago. Kung ito yung system of identification na ginagamit natin, baka tayo ay magkamali. In other words, tattooing is not a reliable means of identification. Sumunod naman dito yung tinatawag nilang scarification. Okay? So, that is the cutting of various body parts. Okay. So, tulad yung ginagawa natin sa mga manok ngayon, ano? Para makilala mo kung manok mo yan o hindi, di ba? Tinatanggalan natin ng daliri ng kanyang paa. Kapag kulang yung daliri ng paa, manok mo yan. Yan, system of identification natin yan eh. Kasi, paano nyo makikilala kung manok nyo nga yung tumatakbo dyan sa bakuran nyo, hindi. Lagyan mo ng marka. Isang paraan yan ay yung scarification. Tinatanggalan natin ng daliri ng kanyang paa. Daliri bang tawag natin doon?
kung tinatanggalan lang natin ng buntot, baka magkamali tayo kasi baka tumubo pa yan. Okay? Sa tao, ginamit nila nung scarification nung araw. Okay? So, kinakat nila yung various parts of their body para ma-identify nila that they are member of a particular family. Kaya lang, hindi rin ito katanggap-tanggap bilang isang system of identification dahil naduduplicate din ito. At isa pa, nagbabago rin ang marka nito sa pagdaan ng panahon. Okay? Ginamit na rin noong araw yung facial recognition. Pero noong araw siguro kakaunti pa yung tao, pwede pa yung facial recognition. Pero sa panahon ngayon, million na ang tao sa mundo. Kapag facial recognition lamang ang ating basihan, malamang na magkamali na tayo kasi may mga tao na natulad ng sinabi kanina ay magkakamukha. Okay? Pagkaroto pa na. Pero at napaka-imposible rin yung facial recognition kasi yung mga itas, eh, parang magkakamukha yan eh, yung mga mungguloy. Okay? Parang magkakamukha ang mga yan eh, kaya mahirap na yung facial recognition as a means of identification. So marami na yung sasakyan sa aking paligid, medyo maingay na. Okay? Hanggang sa dumating yung panahon na nagkaroon tayo ng scientific way to identify a person. Una na dito na inintroduce ni Alphonse Bertillon. Pakitiknote nyo yung kanyang pangalan, Alphonse Bertillon. Lalong-lalo na sa mga nagre-review. Kasi si Alphonse Bertillon, siya ang tinaguri ang father of personal identification. Okay? So take note. Later on, nakukuha nyo yung module ninyo, makikita nyo rin yung mga bagay na pinag-uusapan natin. O kaya kung may mga libro kayo dyan sa tabi nyo, o kaya pwede ninyo mahiram, ay hiramin nyo na yung mga libro nila para maging gabay ninyo sa pag-aaral sa subject na na-enroll nyo. Okay? Mayroon din tayong handbook dito, pero 10 copies lang ang pwede nating reproduce para ibigay sa inyo at mula sa 10 copies na yan, pwede nyo nang ipa-photocopy. Okay? Pwede nyo nang ipa-xerox para bawat isa sa inyo ay magkaroon ng kopya. So, kung maubos na itong 10 copies na lang dito, hiramin nyo na sa mga classmate nyo na nakakuha ng kopya para magkaroon naman kayo ng reading materials. Magagamit nyo ito balang araw kung kayo na ay re-review for the board examination. Isa pa dito ay mas matibay ang kalaman mo sa isang subject kung meron kang sariling libro para magamit mo na kung saan isusulat mo doon yung mga bagay na tinatalakay natin. Okay? So, yun na nga ang ating advice sa inyo na mag-invest tayo. Hayaan na natin gumastos sa ngayon, balang araw, babalik din yan. Kapag nakapasa kayo sa board exam, nakapasok kayo bilang isang pulis, yung mga ginastos ninyo nung kayo ay nag-aaral, sigurado babalik at babalik yan. Kesa naman ayaw mong gumastos ngayon, ayaw mong bumili ng libro, okay? Ayaw mong bumili ng cellphone, laptop na gagamitin mo sa iyong pag-aaral, eh anong inaasahan mo in the future? Gusto mong pumasa sa board exam? Eh paano magiging ano ba yung ibig natin sabihin? Paano natin matutupad yung pangarap na yan kung ngayon pa lang ay ayaw mo nang gumastos? Okay? So ang paggastos ngayon kapag may kinalaman sa subject na in-enroll ninyo, ito ay tinatawag nating investment. Gumagastos ka para in the future babalik din sa iyo. Okay, that is one way to attain or to reach your dream. Okay, yun na. Okay, so inulit natin, si Alphonse Bertillon, pakilagyan nyo ng 3 stars sa inyong mga handbook, ay kinikilala bilang father of personal identification.
Huwag sana kayong malilito, lalo na sa mga nagre-review, yung personal identification, ang ibig sabihin, fingerprint. No, hindi magkapareho yung fingerprint at saka personal identification. Yung fingerprint is only one way of or one system of personal identification. Isa lamang yan, fingerprint, na sistema ng personal identification. Okay? So, ang first scientific way to identify a person was introduced by Alphonse Bertillon at ito yung tinatawag nating anthropometry, another three star. Mahalaga kasi yung mga salitang ito for purposes of board examination. Si Alphonse Bertillon, inintroduce niya yung anthropometry. This is the first scientific means to identify a person. Okay? The first scientific means to identify a person. This is the measurement of certain bony parts of the body. So, ang anthropometry ay isang sistema na kung saan nagkakaroon ng measurement o sinusukat yung size ng tenga, size ng ilong, size ng bibig ng isang tao as a system of identification. Okay. So, yun ang unang paraan na ginamit noong araw para maging basihan to identify a person. Okay, so mayroong mga various measurements of our body na naka-records. Okay, mula sa mga records na yan, pwede nilang gamitin noong araw para identify o i-identify yung isang tao kung siya nga ito o hindi. Okay, so ang tawag natin yan ay anthropometry. So paglilinaw lamang, si Alphonse Bertillon ay hindi nakibahagi sa fingerprint system of identification. In fact, si Alphonse Bertillon ay kontra sa fingerprint system. Bakit siya kumontra? Kasi kalaban niyang kanyang sistema eh. Okay? Kakompetensya ng sistema na kanyang inintroduce yung fingerprint system. Okay? So yung anthropometry, hindi rin ito nagtagal kasi sa kanyang shortcomings. Yung anthropometry kasi hindi pwedeng gamitin sa mga bata. Okay. At saka napakatagal ang proseso nito, isa pa rito ay napakamahal ang pamamaraan na ito. Kaya hindi ito naging successful as a system of identification. Hanggang sa na-introduce na nga itong fingerprint system na hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin natin as a system of identification. Okay? So, ginagamit natin yung fingerprint to identify person. Kung tayo kumukuha ng NBI, clearance, di ba? Kinukuha yung ating fingerprint. Kung tayo ay bumuboto tuwing election period or during election day, okay, nagpi-fingerprint tayo. Yung iba nga, ginagamit na screen lock yung kanilang mga fingerprint. Okay, so maraming gamit ang ating fingerprint ngayon as a system of identification. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin natin ito. Kasi mayroon tatlong dahilan kung bakit ginagamit ang fingerprint system as a means of identification. Una is fingerprint individuality. Okay. Hanggang sa kasalukuyang panahon, wala pang nakapagpatunay na mayroong dalawang tao na magkapareho ang kanilang fingerprint. Wala pang tao na nakapagpatunay na mayroong fingerprint na magkapareho sa dalawang individual. So, ibig sabihin, hanggang sa kasalukuyan, ang fingerprint ay individual. Walang sinuman ang may magkapareho ng kanilang fingerprint. That is what we call principle of individuality. Okay? So, that is the first reason kung bakit katanggap-tanggap itong fingerprint system as a means of identification. Pangalawa,
Fingerprint is permanent. Okay? Permanent. Mula sa sinapupunan ng ating magulang, 3 to 4 months in the mother's womb, nade-develop na yung ating fingerprint ridges. At ito ay permanente hanggang sa pagkamatay ng isang tao. Okay? Hanggang sa kanyang pag-decompose. So, mula bata hanggang sa siya'y tumanda at namatay, na-decompose, hindi magbabago ang kanyang fingerprint. Okay? So, that is what we call finger principle of permanency. Wala pang tao nakapagpatunay na ang fingerprint natin ay nagbabago. Walang na-record sa ating kasaysayan na nag-rebut sa principle na ito. Kaya ito ay katanggap-tanggap bilang sistema ng identification. It is permanent. Take note, ano? 3 to 4 months in the mother's womb, nade-develop na yung ating fingerprint ridges. Okay? Paglabas ng bata, mayroon na siyang fingerprint. Okay? Then, permanent na yan hanggang sa siya ay tumanda, hanggang sa siya ay namatay at na-decompose, then hindi talaga nagbabago ang kanyang fingerprint. Tingnan nyo nga yung mga fingers ninyo kung may fingerprint dito. Okay? Tingnan nyo, baka paano yan? Okay? Baka walang ridges yan. Okay? Which is impossible. Lahat ng tao, basta may finger, ay mayroon na rin fingerprints. Ano bang gamit ng ridges ng ating finger? Ano ba sa palagay nyo? Kung bakit, tignan nyo nga yung mga fingers niyo. Bakit may mga nakikita kayong raised strip ng inyong fingers? Mayroon din kayong nakikitang depressed canal dyan. Yung ginagbalitan dyan. Okay? Ang tawag natin dyan ay poros. Yung raised strip naman, ang tawag natin dyan ay friction. Skin. Okay? Meron, di ba? Ano bang gamit niyan? Bakit meron tayo nito? Okay. Hindi naman initially or purposely for identification yan. Nung unang panahon, hindi nga natin alam na pwede pala itong maging system of identification. Ang reason kung bakit meron tayo nito ay para sa simpleng paghawak lang ng baso ay hindi madudulas mula sa ating kamay. Okay. Just imagine tulad ng, yan, tama yung sinabi ni Charlie, for gripping purposes. Kapag hinahawakan natin itong mga baso, hindi ito nadudulas sa ating kamay kasi yung finger natin ay may mga ridges. Tulad din yan ng gulong ng sasakyan na mayroon siyang tread. Ang purpose niyan ay para hindi madulas sa daan. Okay? That is the reason kung bakit meron ridges ang ating fingers. Pangalawa, this is also used as a means for our sense of touch. Okay? Mas na-identify natin yung bagay na hinahawakan natin kahit hindi natin ito nakikita. Kahit nakapikit ka, halimbawa, nahawakan mo yung isang bagay, cellphone. Alam mo na yan kahit hindi mo nakikita kasi yung finger mo may mga raised strip yan, nakikilala niya yung bagay na iyong nahawakan as a sense of touch. Okay? Nahawakan mo yung isang bagay, this is ball pen. Yeah. This is cell phone. Alam mo na talaga kahit hindi mo nakikita. That is what we call sense of touch. Yan. Kaya yan ay isa pang gamit ng ating ridges of our fingers. And importantly, ginamit na ito sa kasalukuyan bilang isang system of identification kasi nga hindi ito nagbabago. Pangalawa, this is individual. Walang magkapareho ng fingerprint. Pangatlong rason kung bakit ito katanggap-tanggap as a system of identification is that fingerprint is reliable. Yan. This is what we call principle of infallibility. Principle of infallibility. Fingerprint is reliable. Okay? Kinikilala ito ng korte. In fact, meron na tayong mga kaso sa korte na dinesisyonan base lamang sa fingerprint bilang isang ebidensya. Ang unang kaso sa Pilipinas
ay yung kaso ni People versus Medina. Yan. Sa abroad naman is People versus Jennings. Okay. So kinikilala talaga ng korte natin na ang fingerprint is a reliable means of identification. Yes. People versus Medina. Yan yung unang kaso na kung saan yung korte dyan na-convict yung akusado gamit lamang ang kanyang fingerprint bilang isang ebidensya. Ayan. So, pero wag sanang pumasok sa isipan natin na ang ating fingerprint ginagamit lamang yan para mahuli itong mga kriminal. No? Hindi ito ang primary reason kung bakit natin kinukuha yung fingerprint ng isang tao. Okay? Ang alam kasi ng karamihan, kapag nakuha yung fingerprint mo sa crime scene, makukonvict ka na. O kaya, masisentensyahan ka na sa korte. Hindi. Kung hindi naman ikaw ang may gawa ng krimen, kahit nakuha yung fingerprint mo sa crime scene, ay hindi naman ibig sabihin, guilty ka. Yan. So, maraming paraan, maraming rason kung bakit nandun yung fingerprint mo sa crime scene. Okay. Kailangan i-explain mo doon sa korte kung bakit nandun yung fingerprint mo. Kasi kung hindi mo ma-explain yan, talagang makukonvict ka dyan. Okay? Na posibleng ikaw ang may gawa sa isang krimen. Okay, so that is the main reason kung bakit napakalaga ang fingerprint science sa ating pag-aaral, lalong-lalo na sa system of identification. Okay, so may activities tayo na kung saan tinalakay natin sa unang video natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating fingerprint as a preliminary topic sa subject na ito. So vlog 26, makikita nyo yung link sa ating description box. Okay? Panoorin nyo yan mamayang gabi o mamaya, tapusin nyo yan. Then sign sa link na makikita rin dyan sa kanyang description box bilang first activity natin. Okay? Kapag natapos na natin yung first activity, then mag-umpisa na yung iba't ibang activities natin sa subject na ito. Okay? So inuulit natin, ang first activity ninyo is to watch and analyze our discussion in vlog number 26. Yung link niyan ay makikita dito sa ating description box. At huwag nyo rin kalilimutang mag-sign para sa ating class natin ngayon. Then mag-press 5 kayo para mayroon kayong may attach sa ating link. Okay? So hindi tayo masyadong magtatagal ngayon sa ating discussion kasi binibigyan natin ng daan yung ating pagtalakay sa vlog 26 para maintindihan nyo yan bago natin bigyan ng supplemental discussion. Okay, so maliwanag ba sa inyo? Press 5 yung mga estudyante natin ngayon. Okay, then mag-sign kayo sa link na nandito sa ating description box. Then gawin nyo na yung first activity na makikita rin sa ating description box yung kanyang link. Yeah. So kung may mga katanungan tayo, do not be hesitant to type your questions or queries, then we will going to answer all of this. Okay? So sa lahat ng mga katanungan ninyo, mas mainam na dito nyo na lang itanong sa ating live streaming kaysa sa ating messenger, kasi sa messenger hindi natin ito masyadong mapapansin o kaya hindi natin ito mapapansin sa dami ng mga messages na pumapasok. Okay, so I think this will be enough for our discussion this afternoon and we will going to have again another discussion on Friday. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hopefully, kita-kits ulit tayo next meeting. Okay, have a nice day everyone.